one of the big boys. So pag sinabi nating big boys, talagang ito kilala po sa larangan ng pagmamanok sa buong Pilipinas. And as a matter of fact, yung mga big boys dito sa Pilipinas, sa kanya kumukuha ng mga broad stock dahil siya po ay matagal na tumira sa Amerika, at yung kanyang mga source ng kanyang mga materyales ay galing po sa mga imported po. So kung mapapanood po ninyo yung Kibos Joey C na bakbakan, nasabi na doon na yung kanyang mga ibang mga stocks ay galing kay Roger Roberts. So definitely, itong pupuntahan po natin ay this is one of the big boys. Veterano na, veterano ng Rolligon, veterano ng World Slasher kapo ito. So kaya samahan niyo po kami na puntahan yung kanyang farm dito sa malapit sa Malarayan sa Lipa, Batangas. Okay. Ayan. Okay. So magandang hapon po mga kamanok at mga kasabong. Nandito na po tayo do sa isang farm ng I would rather consider this as a veteran. A veteran po siya sa pagmamanok. As a matter of fact, he is one of the big boys. Sa kanya kumukuha yung mga big boys ng mga materialis dito sa, well, of course, sa buong Pilipinas. So, kanina, nagbigay ako ng a little bit of an introduction. Sabi ko sa inyo na he lived in this state for more or less 15 years. And then after 15 years, bumalik siya dito sa Pilipinas. And while in this state, nagkaroon ho siya doon ng isang kaibigan. So, he started his chicken, of course, exclusively with mga Roger Roberts lines. So, maya-maya, ipapakilala ko siya sa inyo. Pero, camera shy po si boss. Camera shy siya. Kaya, ang maririnig nyo lang sa kanya ay yung kanyang boses habang iniikot namin yung kanyang farm. So, wala po akong ibang tinutukoy kundi ito po yung farm ni boss Cesar Tan. Yes, definitely. So Cesar Tan, actually siya po ang source ng mga magagandang mga bloodline ng ating mga big boys. Ayoko nang sabihin kung sino po yung kanyang mga kliyente, but definitely the name Cesar Tan will definitely ring a bell. So samahan nyo kami para ikutin yung kanyang farm, at habang nag-iikot kami ay i-interview po natin si Boss Cesar beside me, pero ang maririnig lang ninyo boses niya. Kasi sabi ko nga sa inyo, camera shy siya. Okay? So samahan nyo kami. Sa aking background, makikita po ninyo, ito po ay mga, yeah, mga brood materials. So itong mga brood cup. So kakausapin natin si Boss Cesar kung ano itong mga bloodline niya na nandito. So ito yung kanyang mga prized fowl. So yan, makikita po ninyo. So iikot mo yung camera. So ang makikita mo is, as a matter of fact, kanyang mga... Okay, mga bloodline. So, Boss Cesar, so ano tong mga nakikita natin ng mga bloodline dito sa area na to, sa cording area? Okay, let's start with this rooster here. He's a Hugh Norman Cripple Tony roundhead. Oh, it's a roundhead. Yes, it's an imported roundhead. Mm-hmm. Okay, he's got white legs, a lemon hackle. Mm-hmm. Yan yung typical na Cripple Tony. Yes, Cripple Tony roundhead. So okay, it's a Cripple Tony, imported Cripple Tony roundhead. Yes. So and then, so yung sumunod, hindi po kasama yun. Hindi kasama. Dito tayo. So dito. Okay. And this one? This one is a Harold Brown Gray. It's a Harold Brown Gray. Ayan po. Okay, imported din po yan. Mm-hmm. From Joe Brown. So, ito po ay directly came from United States. Yes. Yeah. So, directly from Joe Brown. From Joe Brown. Yes. From the man himself. Yes. Yung sumunod, Joe Brown din yan, sweater. It's another Joe Brown. This is a Joe Brown pure sweater. A pure sweater and a Joe Brown. Yes. Straight from, you know, U.S. Yes, from Tennessee. Uh-huh. Okay. 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 Tapos dito tayo. Dito tayo. Now, these are locally bred. Mm-hmm. Okay? These are locally bred
This is a Kelso here. Kelso? Yes. He's a half... half Larry Romero. Half John Bishop. Okay, Kelso. Okay. So, hawakan nga natin. Tingnan natin, ha? So, and yan po ay Dink Fair na Island Born. Yes. So pagka sinabi po natin na Island Born, definitely yung kanyang mga broad stock is coming from the US. US. Yes. So dito lang siya pinalaki. Yes. So technically parang imported na rin po yan. Correct. So to speak, tawag nila dyan F1s. F1, they call it an F1. There's another F1. Another F1. Dink Fair. So ang broad material pwede nga doon sa galing din kay Dink Fair. Yes, sir. Mm-hmm. So, actually, this one and the previous one are winners. Oh, mga winner na po ito. Okay, that's why so, I'm using them as a brood cock. Oh, mga age cock na po ito. Ha? Apo. Subukan natin na hawakan. Actually, he's he's 2-year-old. That's a pure sweater. Ayan, napakaganda. Another pure sweater. Bulag siya. Uh-huh. Pero magaling. So ready to go. I bred him. Uh-huh. Saan nanalo yung boss? Saan nanalo? Hindi ito nanalo. Ay, hindi pa. Hindi pa siya nanalo. Bulag siya. Nabulag siya. Nabulag siya sa range. I see. But I sparred him. He's really good. So, he fit the criteria. So, yeah. I bred him. Okay. Here we are. This is a pure sweater, believe it or not. Spangle. From Rodney Dial of Kentucky. Uh-huh. He's one of my favorite brood cocks. Actually, he's a... very, very, very good producer. Okay. So, nag-spangle siya. Yes. These are the old-time, old line sweaters. The real sweaters. Okay. Hala ka natin. And he's imported. This is an imported Moonwalker from Dink Fair. And yan, the... directly from Dink Fair Moonwalker. Yes. Sweater. Yes. So ayan po. So kaya pag pupunta kayo dito, napakarami ninyong choices. May mga sweater na coming from different breeder in United States. So mamimili lang kayo kung anong gusto ninyo mga bloodline. So lahat po ng dito puro gwapo. Ayan, makita ko ninyo. From Dink Fair. Okay, this rooster here is from Gary Jackson of Texas. He's a Cardinal Kelso. Yeah, mga typical Kelso po yan, ah. It comes with the wine red and the yellow legged Kelso. This is an F1 Kelso that I'm breeding now. So yan, F1 Kelso na pilipit yung pakpak. Yung mga old school, cockers, usually kapag nakikita nilang pilipit ang pakpak, sinyalado. Yeah, of course, yeah. Gustong-gusto nila yan, pilipit yung pakpak. So it's Kelso, boss, no? Yes, Kelso. Okay. And here is a Joe Brown sweater, F1 Joe Brown sweater. An F1 po. Sometimes we call this an island born. Yes. But imported pa rin po yan. Ang mga materials po niyan ay imported. Joe Brown. Okay. The next few roosters are all F1s. Mm-hmm. From the Rodney Dial sweater line. So ito. Yes. Lahi ng mga Rodney Dial sweater po ito. Yes. So puro gwapo boss, ano? Yes. And then ang ano niya, ang hen niya, ano rin po, sweater din. Opo, imported po lahat yan. Imported na sweater. Oo. So ayan, lahat po na nandirito actually, puro mga imported po yan. So ang material, imported,
babae, lalaki, definitely paglalabas F1, technically imported rin yan. So ayan, napakaganda. So sweater din po yan, ano? Yes, sir. Yeah, favorite ko mga kwan, mga Pecom sweaters. Gwapong-gwapo. Half brother niya, pero Rodney Dial din po yan. Yan, Rodney Dial na sweater. So lahat po na makikita niyo dito, puro mga gwapo. Yan. Doon po sa mga mahilig sa gwapo yan, pwede yan. Same thing here. This is a Rodney Dial sweater. So napakaganda po, mga Rodney Dial sweater. So hawakan ho natin. Kung hindi sa min, tingnan natin. Okay, ito boss, anong linyado to boss? Okay, this is a Blake Gray from Dink Fair. Mm-hmm. Blake is the name of his son, and his son breeds grays. Okay. He's actually a Clements Gray. Clement Gray po yan. Yes. Napakaganda po. Mukhang winner niya na. Opo, winner po. Bandado. So, he's a brood cup. Brood cup na yan. Napakagandang gray po yan. From Dinkville. Clement Gray. Tawag nila dyan po, Blake. Blake Gray. Gray. Oh. It's a Blake Gray. Yes. Okay. Okay. Yan ang mga material natin. So they can, while they're on cord, they can practice their wings. Okay. Okay. This is okay. A stag. Okay, na. Yan po ang stag natin. So dito sa, dito sa area na to, nandito po yung stag at dito rin nila hinahanda yung mga manok. So makikita niyo this is more or less 5 feet boss, no? Yes, sir. Para at least talagang na ni-exercise ang kanilang mga wings. Oh, taas, baba, taas po sila. So, lahat po ng na nandito po ay mga stags po ito. Opo. And they're up for sale then. They're up for sale. Uh-huh. These are the ones that are ready to fight. Yeah, ito po yung mga ready to fight nito. So, sa lahat po ng gusto na mag-inquire, definitely mamaya, ibibigay namin yung number ni Boss Cesar. So, ito po, sa ayan. Sweater Kelso po yan. Mga sweater Kelso. Napakagwapo. Wala kayong makikitang mga pangit na manok dito. Puro gwapo. Katulad ng owner. So, ayan. So, ayan. Ayan po nangyari. So, ito boss. Hinahanda rin po yan. Hinahanda. So, picture cup po yan, no? Napakaganda. Sweater din po yan, boss. Yes, sir. Sweater Kelso. It's a sweater Kelso. A half-half. Yes. So, usually, one-half kapag ka nagko-combination ka. Opo. Wala kang usually 3-4 to 1-4, mga usually ganun. Meron din. Meron din. Meron din. So, this is 3/4 Kelso, 1/4 3/4 sweater, 1/4 Kelso. Ayan. So 3/4. So ang combination mo it's 3/4 Kelso, 1/4 sweater, tapos nire-reverse mo lang. Correct. Yes, sir. Oh, 3/4 Kelso, 1/4 sweater or 3/4 sweater, 1/4 Kelso. Yes. Okay. Ayan. So ayan po napakaraming choices. 3/4 Kelso. Uh-huh. 1/4 sweater. Sweater. 3/4, 1/4 din po yan. So, gwapo ho. So, wala po kayong makikitang pangit dito. Puro po ito gwapo. Another one. So, sweater din po yan boss, no? In Kelso. Yes. Combination. Yes. Yellow leg. Gwapo. Sweater Kelso. Pag minsan, sweater round leg, may white leg. May white leg. Opo. So, eto, anong blood lang boss? Half and half po ito. Aha, half and half. Kelso sweater. Mm-hmm. So, matataas po ano? Opo. Pagka pupunta kayo dito, definitely mga high station. Balansyado yung makuha niyo mga manok dito si Boss Cesar. And the other one.
This is more Kelso than Suero. 3/4 Kelso pa. 3/4, oh. Quarter Kelso and then a 1/4. No, 3/4 pala. 3/4 Kelso and a quarter Suero. Correct. Okay. So, importante din yung local lang yan. Local lang. So, 40 lang puti ko rito. Karamihan pula, tsaka bulik. Di mo alin. So, actually, nakikita ninyo, meron din mangilan nila na puti dito si, ano, si Boss Cesar. So, ito is a white Kelso, boss, ano? Come from a friend. Yes. And then, bring it home ninyo. Binirid ko sa mga Joe Brown na sweater. Joe Brown sweater. Okay naman sila. So, lumalabas, dominant color talaga. Yes, dominant po ang puti. Puti, dominant color ang puti. So, December with the one of kulay puti na yun. Yes, yes sir. So, yan, yung puti na may halong sweater yan. So, white sweater na ho yan. So, basically, Kelso yan in a sweater. Hato na yan. Yes. Ayan, guwapo ho. Actually, ang conditioning area, gradas po ni Bosesa. So, dito sila lagahanda ng mga manok na first panlaban sa Pitmaster. Earlier, nasabi ko sa inyo kanina, mga original big boys ito ng, ano, ng World Slasher. From World Slasher, well, of course, napunta ng, ano, ng Pitmaster. Of course, galing din kayo ng Bakbakan, definitely boss, di ba? So, ayan. Kaya itong pinifeature na breeder po natin is definitely is a veteran. Kilala siya po ng mga big cocker sa buong Pilipinas. Nakikita ninyo dito sa aking likod, ito po yung yard ng kanyang mga AIDS cock. So, iikutin mo na nito. And then habang iniikot natin, tatanungin na natin din si Boss Cesar kung paano siya nagsimula ng pagmamanok. So, to my own understanding, nagsimula siya ng kanyang mga manok with Roger Robert, the Hatchet. The Hatchet Farm. Okay? So, samahan nyo kami. So, ito boss, ito ang inyong mga cocks na po ito. Apo. So, ano ang usually mga edad ho nito? Itong mga nakatali rito, 3 to 4 years old so, po 3 yan. To 4 years old po ito. So, ayan o, ang gaganda na. So, ang standard po dito ni Boss Cesar, kailangan mga high station yung mga manok. Medium to high. Pero wala akong halos makitang medium dito. Puro ito mga high station. Talagang pang ano ito, pang masikipan ho na laban ito. Pang big boys po ito man dito. So ito, anong mga bloodline nito boss? Yan. That would be a Kelso Roundhead. Kelso Roundhead yan. Ganda. Ilang lino. Mga Kelso sweater po na nandito yan. So predominantly ang kanyang mga bloodline dito, Kelso and sweater na pinaghahalo-halo yun. 3/4, 1/4 o kaya 1/2, 1/2. And then the bulik yan nandito. So, yung nakikita po ninyo, ayan, mga cocks po yan. So, napakarami pong mga choices niyo dito. So, pagka pupunta ko kayo dito kay Boss Cesar, ayan, pwede ho kayong mamili ho dito. Walang itulak kabigin po. Lahat po guwapo, lahat po matatangkad. So, well, sa itsura pa lang, papalo at papalo ho yung mga manok. So, ayan. Usually mga ano po, ilan po yung napuproduce ninyo dito yearly? Ang stags ko siguro mga 5 to 600. 5 to 600 ang stags mo. Okay. So, naban po ng WPC.
At din po nilalaban ang mga manok. Exclusive kayong nagpapaban lang sa WPC o meron pa kayong ibang association other than WPC? Sa ngayon po kasi puro WPC yes, lang. Oo, nga, no? Dati, Bakbakan, BBC, yun ang mga nagpapaban sa, ako nagpapaban. Pumupuntang nagpapaban dito sa inyo. So ngayon predominantly WPC po lahat. Opo. Okay. Mga boss, anong gagawin ng runner ba? Keep it on. Yeah, keep it on. Ito, mga ranging area mo to. Opo, ito po yung mga early bird na lumabas. Yes, oo. Na naka-range. Oo. October, November, boy. So, kombinasyon ng mga iba-ibang bloodline na nandito, boss. Opo, puro mga battle crosses. Mga battle crosses na yan, eh. Meron siyang bulik. Yeah. Mga sweaters yan, nandito definitely. Mga sweaters ang nandito. Sweaters and kelsos. Yes. Ayan, ito po yung kanyang ranging area. So medyo maulan kasi, kaya hindi na kami pumasok sa loob. Alright. Pupuntahan naman natin itong kanyang kwan, mga brood hen. Kung makikita ninyo, yung location po ng kanyang battery cages, mga brood hen, is adjacent to the mga brood cock. Pero pagka kinuha yan, ang gagawin nila, idadala lang po sa mga brood cock, tapos, ipapamit po nila doon. So yan, makita mo. Tingnan mo wali para makita nila. At ito, nandito yung kanya mga kwan, mga broadcast. Nandito ang broadcast? Oo. Ang broadcast dito, pa ako na mo. Dito, this side is the broadcast. Oo. So yan ang broad hen. Tapos dito sa tabi niya, dito. Ito naman ang, yan. Ito po ang mga broadcast. So kailangan, sa setup ng pagbe-breeding usually, kailangan malapit po ang battery cage ng mga babae doon sa broad cock. Okay. Kwan, mga battery cages. So, mga hens yung mga nandito. So everyday nangungulekta kayo ng mga sisiw dito, ha? Itlog. And sorry, itlog pala. Nangungulekta kayo ng mga itlog. So, ang nandito yung kanyang handler sa tanungin natin. So, anong ginagawa ho ninyo pag nakulekta ho ninyo yung mga, ano, mga itlog? Anong ginalagay ninyo sa itlog? Ito, bali, iniipon ko namin yung 5 days na dyan sa hatcher. Sa hatcher. Yung pagkipisa. Oo. So, nilalagay ninyo yung marking din yan? Hindi na po, number lang po. Ah, number lang. So, number lang kung saan galing. So, alam niyo ngayon kung kanino naka-meet yung ano na yun, yung babae. And then, kinukulekta ninyo, after 5 days, sa hatcher niyo na ilalagay. Opo. Gaano pinyo pinatatagal yung kwan, yung mga itlog bago ilagay sa ano, sa hatchery? 5 days. So 5 days lang. Opo. Ang tinatagal ng itlog bago ilagay sa ano, ipa-incubate, no? Opo. So other kasi usually mga 7 days. So nilalagay niyo ba sa chiller yan o open lang? Walang chiller lang. Room temperature lang. Room temperature. Malamig. No, kasi room temperature lang kasi malamig dito sa lugar. So hindi na kailangan ilagay sa chiller. Nung mga nakaraang stag derbies. So okay. So itong mga nandito naman sa baba, ito yung mga kwan, mga nanalo ni Boss Cesar ng mga stags nung last derby, WPC derby po. So ayan. So makikita po ninyo. Lahat po mga sweater po ito, sweater kelso combination po. 3/4, 1/4 or 1/2, 1/2. So ayan. So yung mga sweater fanatics at kelso fanatics, yeah, pwede kayong pumunta ho dito. At kung gusto ho ninyo mga sweater and kelso. So boss, well of course, bukod doon sa mga lalaki, nagbebenta din kayo ng mga babae. Opo. So yan. And then dito ho sa baba, boss. Mga cocks din po yan. Mga cocks din po ito. So napakarami hong pagpipilian ho dito. So yung makikita ho na dito. Yeah.
mga cocks po ito. Merong napakagandang gray po dito, yan. This is a gray. So, mga sweater gray ho yan, boss. Yeah. This is a sweater gray, ayan, yellow-legged, red eyes. Mga age cock, ranging from 3 years old hanggang 4 years old, ayan. And then, meron ako nakitang muff din doon. Okay. So, yan. Yeah. Okay, finally, natapos po yung pag-iikot natin dito sa farm ni Boss Cesar Tan sa kanyang lanes and farm. So, I would like to take this opportunity, of course, para pasalamatan si Boss Cesar Tan sa pagpapaunlak po sa atin na i-feature po yung kanyang mga farm at sa kanyang mga bloodline. Boss Cesar, maraming salamat po. Any words from our kwan? Taga-kwan, mga taga-pakinig at taga-panood. You're very welcome. You can come back anytime. Thank you po sa pagdalaw. And happy cocking. Okay. And by the way, bago po tayo mag-closing, sa lahat po na gustong mag-inquire po, ibibigay po namin yung number ni Boss Cesar. So, Boss Cesar, okay, so please take your time para sabihin mo yung kung saan ka pwedeng contact, kung meron kang Facebook o anuman. They can reach me at 0917-510-8807. I also have a Facebook account under my name. And I also have a Facebook account under Lanes and Game Farm. Salamat po. Okay, maraming salamat, Boss Cesar. So mamaya po, ipapakita po namin yung kanyang number. So sa lahat po na gustong mag-inquire, anytime pwede ho kayong mag-message sa kanya, sa kanyang Facebook, and doon sa kanyang course cellphone line. So maraming salamat sa inyong lahat, and keep on cooking. Bye-bye.